Hi guys, it's Memay and welcome back to my channel. So for today's video, wala muna kayong mukha ko na makikita ko. Na makikita nyo. So next month na lang siguro ulit kasi basta yun. So prenup ko lang dito yung mga gamit na gagamitin ko for this themes journal. For this journal's theme pala. And inesprayan ko muna yung Himi gouache ko. And then, ayun na yung color palette na gusto ko. And let's go! Para sa theme natin nito October, super super simple lang siya. As in, kapag sinabi ko super simple, yung spread natin is, ano lang nasa, 4 lang. Yung cover page, yung brain dump page or spread, tapos yung monthly calendar, at saka yung first weekly spread. Yun lang talaga, as in yun lang. Super super simple at pwede nyong gawin kapag hectic yung schedule nyo or yung mga wala kayong time for designing ganun. Or pwede rin naman kayong gawa ng walang design. Kung ano yung mag-work sa schedule nyo. Kasi yung sa akin, nag-work kapag nagde-design ako. Parang yun na rin yung hobby ko. Or yung nakapagpawala ng mga iniisip ko kapag nagde-drawing ako. So, sinasama ko na sila dito. Yung napili ko rin palang theme para sa October ay rainbow. Hindi siya yung rainbow na vibrant yung color. Parang tinone down ko lang siya. Ginawa ko siyang pastel. Which is kasi hindi ko pa siya natatry, hindi ko pa natatry mag-rainbow. And nung nakaraan kasi, nasa labas ako lagi kasi nag-work ako dun sa, basta nag-work ako. Tapos, nag-iisip ako kung anong pwede kong theme this, ano, October. Umuulan kasi na, tapos madilim yung langit. Doon lang ako nakating kasi nakamotor kami. Tingnan ko yung mga paligid ko. Tapos bigla ako nakita, wow, kita ko yung rainbow. So, baka, naisip ko baka pwede ko siyang gawing team ko. Minsan kasi yung mga team ko naisip ko lang sa mga palipaligid ko eh. If ayaw nyo naman mag-rainbow or gusto nyo yung ganitong layout ng bullet journal, pwede nyo namang ibahin yung color palette na gusto nyo. Pwede nyo gawin iba-ibang shade ng blue, ng violet, ng pink, ganun. And yung sa month ng October, ginawa ko siyang bold na black para mag-pop siya and para siyang, para may contrast silang dalawa. Wow, contrast talaga naman. And then yung type ng spread na to is ginawa ko siyang Dutch door, basta ganun. Hindi ko pa rin siya mabanggit ng maayos and ginupit ko lang yung shape nung rainbow at saka nung sa letter T para ma-shape sila. And then, nahirapan ako magupit ito kasi may pa-swirl-swirl siya, hindi pa siya pantay. Tapos pinara ko lang yung mga pencil cut. So sa left side naman is yung brain dump ko. Yung mga hindi ko pwedeng ilagay sa weekly spread ko na pwede dito. Dito ko siya ilalagay. Yung mga ideas ko, ganun. Para naman sa monthly calendar natin, ginamitan ko siya ng Crayola Super Tips. At saka yung mga Tombow ko naka-shade ng rainbow. Yung mga materials na ginamit ko dito, ililink ko na lang sila sa description. Kasama yung ano yung shade nung mga Tombow ko. And yung Crayola Super Tips is yung red lang naman talaga siya. Wala siyang name or wala siyang number na nakalagay doon. So, yes. Yung pagko-color ko nung ano, nung pagbo-border ko nung monthly calendar ko is pa-diagonal siya para kahit sa ang angulo niyo tignan, ano siya, rainbow. Mapa-horizontal, vertical, ganon. Rainbow pa rin siya. And yung iba, ginawa ko siyang blocks. Paano ba? Finil ko yung rectangular shape na yan, yung mga pastel na ginamit ko doon sa cover page kanina. And kung mapapansin nyo, hirap ako magsalita kasi meron akong singaw malapit sa bungad mismo, sa may labi. Kaya masakit. Masakit. Tsaka sa may likod din meron. And ayun, 2 months na lang. 2022 na agad. So, anong balak nyo? Ano nang nangyayari sa buhay niya? Magti-2022 na. Magbobotohan na, rehistrado na ba kayo? Mga hindi pa nakaregister dyan, ha? Kaya nga lang sabi ko kanina, nag-experiment lang ako dito sa bullet journal ko. And itong border na to, hindi ko siya inaasahang gagawin ko. Kaya tignan nyo, magkakamali pa ko. Pero na-solusyonan din naman agad. Ayun o. Nagkamali ako ng bilang. Kaya ito yung kinakatakot ko lagi kapag hindi ako naglalapis kasi baka mamaya
hindi ko maayos yung pagkakamali ko, pero gagawa natin ng paraan yan, no? Gumamit din pala ako ng Pigma Micron para sa numbers, days of, para sa mga numbers. And ito yung problema ko kapag gumagamit ako ng Himigwash. Parang hindi tumatalab yung Pigma Micron din sa Himigwash ko. Hirap na hirap ako magsulat kahit sa watercolor. Hindi ko alam kung bakit. And naglagay lang ako ng more rainbows para mag-match nga sila. Simula dun sa cover page hanggang sa huli. Kaya lagi na... Diba, wala kayo naiintindihan. And kung mapapansin nyo, naglalagay ako agad ng color after one color. Kasi hindi naman siya gaano nagbi-bleed sa next color niya. Nagbi-bleed siya, pero hindi naman ganun ka lala. Kasi hindi naman naging madumi yung pagmimix silang dalawa. And mabilis din naman kasi ma-absorb nung paper yung Himigwasho. And yung gamit ko pala dito is yung Limelight Notebook na grid. Yan yung gamit ko sa mga curious dyan. And para naman sa first weekly spread natin, parehas lang sila ng layout nung sa monthly calendar, which is merong box na may border lang and merong box na may feel ng color. And yung box na ginamit ko dito is medyo malaki siya para kung medyo busy man ako this week na to, marami akong mailalagay sa bawat araw, diba? Kung medyo hectic yung schedule mo, meron ka ng simpleng design and meron ka na rin mapaglalagyan ng maraming task mo sa isang araw or sa isang week. Or yung mga weekly agendas mo, pwede mo dito siya ilagay. Na hindi ka mahirapan na paghanapan sila ng space. And yung font naman ng Days of the Week sa atin is ginaya ko lang siya dun sa brain dump na medyo slant and simple. Hindi ko siya ginaya dun sa title na October na medyo bold. Eh, yun nga yung dapat na gagawin ko. And naisip ko para siyang medyo malaki. Masyado siyang malaki para dito. And ginawa ko na lang siyang ganito. Ano daw? And kung may mga ideas kayo na gusto nyo makita na gawin ko sa journal ko, feel free. Nandiyan lang naman yung comment section. Nagbabasa naman ako lagi ng comment section. And nagla-like, nagre-reply, ganon. And kung meron man kayong gusto and magagawa ko, edi excited din akong i-share sa inyo yung mga layout na magagawa ko and yung mga design na sinuggest nyo. And sharing is caring, ganon. Charjok lang. And naglagay lang ako dito ng mga scattered na kalat-kalat na rainbow na pastela na ginawa natin kanina. And kung nahirapan man kayo na mag straight ng rainbow or mag parang ma-perfect yung shape ng rainbow, okay lang naman yun na hindi. Kasi hindi ko rin naman nagawa na maging straight yung shape ng rainbow ko. And bali-bali ko pa nga yung ibang color. So, okay lang yan. And gawang kamay naman yan. Kung digital yan, magagawa nyo pa yan na perfect yung rainbow. Alam nyo na yung kamay natin. Medyo nanginginig kapag masyadong nagko-concentrate. And that's all for today's video. Nandito na ang final flip-through ng ating October Bullet Journal, which is rainbow theme. And if you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And i-ring mo na rin yung bell para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye!